The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hands, touched him, and said to him, "I do will it, be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, dismissed him at once. He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed, that will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We have to remind ourselves that as a church, we have three obligations. As a church, we have three obligations. That is to worship God, to serve the poor, and to proclaim the gospel. Worship God, serve the poor, and proclaim the gospel. So hindi enough na ikaw ay nagsisimba. Hindi sapat na ikaw ay nagsisimba. Hindi sapat na ikaw ay naglilingkod lang sa simbahan. Hindi sapat na ikaw ay naguhulog. Hindi sapat na ikaw ay nagnunubina. Tinatanong mo ang iyong sarili, do I worship God? Do I serve the poor? Do I preach the gospel? Kaya nga minsan sinabi ko, live your life well because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well because you might be the only Bible people are reading today. My dear friends, my brothers and sisters, and how can we do the obligation? An old saying says, you must feel the church and you must think with the church. You must feel with the church and you must think with the church. Anong ginawa ni Saint Paul? Be imitators of Christ. Avoid self-serving attitude. Avoid self-serving attitude. Mga minamahal na mga kapatid, tinatanong natin natin mga sarili, ito po bang aking ginagawa ay para sa ikabubuti na aking kapwa o para sa aking sarili lamang? How do God defined love? Love is to order ourselves for the good of the other. Love is to order ourselves. Kung ikaw ay tunay na umiibig, inaayos mo ang iyong sarili para sa ikabubuti ng iba. Inaayos mo ang iyong sarili sa ikabubuti ng iba. Anong meron sa unang pagbasa? Sadyang ang tao ay nakakasakit. Noong unang panahon, they equate leprosy with sin. But we know that it is not always true. Sabi ko nga kahapon, hindi lahat ng may ketong may kasalanan. At hindi lahat ng malinis ang balat, malinis ang puso. Magandang pagtunan ng pansin yun. Hindi lahat ng may ketong, hindi lahat ng may sugat, hindi lahat ng may sakit, may kasalanan. At hindi rin lahat ng malusog,
Hindi rin lahat ng malinis ang balat, malinis ang puso. Kaya nga, mahalagang hindi tayo naghuhusga. Mahalagang, anong mayroon sa Ebanghelyo? Bukas ang ating kalooban sa ibang tao. Hindi naging madali ang tumulong sa may hirap. Palagi ko yan sinasabi, nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Kung hindi nyo naintindihan ang pakiramdam ng walang-wala, palagi kayong masagana, may hirapan kayong magbigay. At napakadaling maghusga. Napakadaling magsabing sindikato yan. Manluloko yan. Kasi hindi ka naman nawalan. Kaya, kung hindi ka nagkakasakit, napakahirap tumulong sa may sakit. Di po ba? Sabi ko nga, kinukwento ko ito palagi dahil mayroong matanda na 10 taon nang nakahiga at nag-birthday, 80 years old. Ang request niya, Father, puntahan mo naman ako. Parokyano ko siya. Pinuntahan ko, in-anoint ko. Konting kwentuhan. At tinanong ko si ang matanda, sabi ko, Nay, anong gusto niyo pa-birthday sa inyo ni Jesus? Mabilis. Sabi niya, sana, Father, bigyan pa ako ng 10 taon. Sabi ko, hindi kayo napapagod humiga. Sabi niya, okay lang, Father, okay lang. Oh. Sabi ng caregiver, di ko na kaya. Oh. Suko yung nag-aalaga, di pa ba, anak? Madali lang pagtunan, madali lang pagtawanan yon. Pero anong ginawa ng Diyos sa akin? Na-stroke ako. Completely paralyzed. Malusog na malusog ka, nakakapaglaro ka, nakakapag-drive ka, nakakain mo ang gusto mo, nakakapunta kung saan mo gusto. Tapos, dak, tapos. Kung ano-anong ginawa sa akin, hindi ako makatutol. Bakit? Paralyzed ka eh. Ang gumagalaw lang, leeg. Nakakarinig ka, nakakakita ka. Nung sinabing, Father, uubarin ko po ang pantalo ninyo, magdadiaper po tayo. Wala kang magawa, di ba? Sabi ko lang, Lord, makikita na nila. Di ba? Hindi ka makapiglas. Anong meron ako habang ako'y stroke? Ang tanong ko ay, hanggang kailan? Sino mag-aalaga? Hanggang kailan din ako aalagaan? Di po ba, ano? Kasi madali lang uminit ang ulo kapag ikaw yung nag-aalaga. Sabi nga ng isang monsignor, nagkaroon ng Parkinson, sabi niya, dahil nilaway niya, hindi niya kayang punasan. Ni hindi niya kayang isubo ang kutsara kasi hindi na. Anong sabi niya? Nangumpisa siya sa kardinal. Inamin niya, kwento ng kardinal. Ang alin? Sinabi ng monsignor, kung hindi kasalanan ang magbikti, magbibikti ako. Inamin niya. That is how difficult it is to be sick. Meron bang may gustong magkasakit? Wala. Di ba? Pero aking tanong, mamili ka. Ikaw yung inaalagaan o ikaw ang nag-aalaga? Hello? Di po ba? Ikaw mamili. Ikaw ang inaalagaan o ikaw ang nag-aalaga? Pero pag yung nag-aalaga, mainit ang ulo palagi, no? Feeling ba natin, ginugusto nung may sakit yung hindi niya nagagawa? Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, ano po palagi ko sinasabi? Huwag kang dahilan ng pagkakasakit ng ibang tao. You should not be the reason for others to be sick.
Because it's not good to be sick. Kung hindi ka makakatulong sa kagalingan nila, huwag kang haharang. Huwag kang haharang. Kung ayaw mo tumulong, huwag kang haharang. Mga minamahal mga kapatid, madalas niyo yung naririnig, kung hindi ka ang dahilan ng pagtawa, huwag ikaw ang dahilan ng pagluha. Kung hindi ikaw ang dahilan ng kagalingan, huwag ikaw ang dahilan ng karamdaman. Kung hindi ikaw ang dahilan ng ikayayaman, huwag kang dahilan ng ikahihirap. Kung hindi ikaw ang dahilan ng pag-asa, huwag kang dahilan ng ibang tao mawala ng pag-asa. Sa madalit sabi, ang paglapit ng ketongin kay Jesus, I'm sure, hindi yun madali. Hindi yun madali. Kasi, hindi ko alam kung kayo po'y nakakita na ng kitongin. Ang iba sa atin, nadidinig lang yan sa Biblia. Pero marami sa atin hindi nakakakita ng kitongin. Yung wala ng ilong, wala ng tenga, kulang-kulang ang daliri. Yung aming mga seminarista, dinadala namin sa tala del prosarium. At talagang pinapatabi ko sa kitongin. At sasabihin ko, kamayan mo siya. Ano po? Torture eh, no? Pang-asar lang ba? Pero, psychologically, sasakyan kami. Pag in-announce mo sasakyan, papasok na tayo sa gate. Papasok na tayo sa gate ng tala. Yung iba parang biglang kinakati. Psychologically, parang biglang kinakati. Diba? Pero ang ketong, napapagaling na. Napapagaling na. Wala nang ketongin. Kung meron man, yan na lang yung mga natira. Pero bakit ka nandidiri? Bakit ka nandidiri? Mga minamahal na mga kapatid, mas nakakadiri ang kasalanan kaysa sa sugat. Keep that in mind. Ang ketong, hindi kanyang dadalhin sa impyerno. Ang kasalanan, dadalhin ka sa impyerno. Kaya nga, hindi lang yung ikaw ang dahilan sa pagkakasala. I mean, pagkakasakit. Huwag ikaw ang dahilan sa pagkakasala. At kung gustong magsisi, huwag mong haharangan. Kung gustong magsisi, huwag mong haharangan. My dear friends, my brothers and sisters, what I'm trying to say, if people wants to help, please don't prevent them. If people wants to share, please don't prevent them. If people wants to reach their hands to those who are in need, please don't prevent them. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang sagabal. Yun ang pinakapunto. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang sagabal. Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko yan sinasabi sa mga parokyang pinupuntahan ko. Kung hindi ka ang dahilan para ang mga tao ay magsimba, sana huwag ikaw ang dahilan para sila ay umalis sa simbahan. Inuulit ko. Hello. Kung hindi ka ang dahilan para ang tao ay magsimba, huwag ikaw ang dahilan para sila ay umalis sa simbahan. Di po ba, ano? Mananabi ako, ha? Mananabi ako. Kasi pagka minsan, gusto natin komportable palagi ang buhay. Maliit ang green belt. Maliit ang green belt. Kaya, huwag niyo ikagagalit na kasya pa naman ang kalahating puwet na sa upuan ninyo. At sinabi, baka naman po pwedeng upo. Baka naman pwede niyo pasiksikin. Hindi yung bag ninyo nakaupo. Diba, ano? Pagkamisan, mas mahalaga yung bag kaysa sa kaluluwa ng ibang tao, no? Yun ang malungkot sa simbahan. Why? Because we have failed to think with the church and we have failed to feel with the church.
Amen. May nagpadala po ng message. Ipaalala mo, Father, na sa Wednesday ay Ash Wednesday. Baka maisip lang nila Valentine's Day. Ano po? Doon sa mga ang inisip lang ay Valentine's Day, ayusin ang desisyon. Ano po? Ang bouquet na 2.5, mahal yun. 2.5 ang bouquet. Ay kasing mahal ng isang sakong bigas. So, ayusin ang prioridad. Ano po? Oh, magandang pagregalo sa sakong bigas. I love you. As Wednesday, ano po, huwag kakalimutan magsimba. Going back to what I've said, my dear friends, do not forget that we have three obligations: to worship God, to help the poor, to preach the gospel. Ano po sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? You cannot help all, but at least help one. You cannot help all, but at least help one. Kahapon, tinanong ko yun eh. Mamili ka. Ikaw yung tinutulak o ikaw yung nagtutulak? Ng wheelchair, ha? Ng wheelchair. Baka shabo na sa isip ninyo. Mamili kayo. Mahirap ang may sakit. Mahirap din ang mag-alaga na may sakit. Pero, ipagpasalapat mo na ikaw ang nag-aalaga at hindi ikaw ang inaalagaan. At sa huli, kung ayaw mong tumulong, pwede ba huwag kang humarang? Inuulit ko, kung ayaw mong tumulong, huwag kang humarang. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.